mga balitang pang-consumer at kaalakalan. Nagbabadya na naman po magkaroon ng mixed adjustment sa halaga po ng petroleum products ngayong Linggo. Sa pagtansya po ng isang oil company, nasa 40 hanggang 70 o 60 centimos per liter ang posibleng idagdag sa presyo po ng diesel. Maaari po namang mabawasan daw ang presyo po ng gasolina ng 70 hanggang 90 centimos per liter. Kasabay niyan, nagdesisyon daw po ang Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus na palawigin pa hanggang 2025 ang bawas produksyon ng petrolyo. Yan po ay para suportahan daw ang lumalaylay na bentahan ng krudo o presyuhan ng krudo. Nauna po sinabi ng Energy Department na posibleng makaapekto sa lokal na presyo ng petrolyo ang desisyon na ito ng OPEC Plus. Nananatili pa rin sa 58 level ang halaga ng piso. Nitong Biyernes, nagsara ito sa 58 spot 51 level kontra sa dolyar. Bahagyang itong nakabawi mula sa 58 peso 635 centavos na closing noong Webes. Pero malayo-layo pa para makabalik man lang sa 57 level. Malaki po naman ang chance ang bumilis ang inflation nitong Mayo. Tinataya po kasi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maitala ito sa 3.7 hanggang 4.5%. Sakaling nga po hindi maabot ang pinakamababang forecast, matatapatan o mahigitan pa ng inflation ang 3.8% na naitala noong Abril. Sabi po ng BSP, napabilis daw ito ng mas mataas na singil sa kuryente at mas mahal na presyo po ng gulay. Hindi rin daw humalabo na naapektuhan ito ng paghina rin po ng piso. Pero posibleng mahila naman daw ito ng mas murang bigas, isda at petrolyo. Magigib na ng tubig mga kapatid dahil nag-anunsyo ng water service interruption ng Manila Water sa mga susunod na araw. Magsasagawa kasi ito ng maintenance sa Metro Manila at sa Rizal. Magsisimula po yan alas 10 mamayang gabi hanggang alas 4 ng umaga sa ilang bahagi ng Quezon City, Marikina at maging Pasig City. Parehong oras mawawala ng tubig sa Antipolo bukas ng gabi. Mauulit naman yan sa Miyerkules sa ibang bahagi ng Antipolo at ng Pasig, habang tatakbo hanggang Biyernes ng madaling araw ang maintenance sa Marikina. Halos 2 milyon po namang customer ng Meralco ang nawalan po ng kuryente nitong araw ng Sabado. Nagpatupad kasi ng rotational brownout matapos nga pong itaas ang red alert sa Luzon grid. Kaya naman nawalan po ng kuryente ng hanggang 2 oras ang ilang mga lugar sa Metro Manila, Calabar Zone, Bulacan at sa Pampanga. Naibalik ko naman sa normal ang serbisyo nito bagong maghating gabi. Tinayak ng Meralco na patuloy nitong ginagawaan po ng paraan ang pagpapababa ng demand para maiwasan ang mga service interruption. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.